kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Napakarami ng kwento ang lumabas tungkol sa ilaga, pati na kay Commander Toothpick. Sila ang mga kinakakatakutang grupo na galit sa mga Moros. Naging mas madali para sa mga sundalo ng Philippine Constabulary ang pagsupil sa mga rebelde. Dahil sa grupong ito, ang pangalang ilaga ay Bisaya ng Daga. Ang grupong ilaga ay nanggaling sa Upe, sa munisipalidad ng Maguindanao. Simpleng mambubukid lamang ang mga Ilonggo at lumad na mga Teroray. Sa lugar kung saan puno ng mga Muslim ay napadpad ang grupong ito. 13 lider ang nanggaling sa orihinal na mga ilaga. Ang pinakakilala ay si Feliciano Luces o si Commander Toothpick. May kanya-kanyang katanyaga naman ang iba, pero mas tumatak si Toothpick dahil siya ang naging pinakalider ng grupo. Ang sabi sa mga kwento ay ang grupong ilaga ay may mga anting-anting, kaya nahirapan ang mga sundalo pati na ang mga Moro sa pagtodas kay Toothpick noong kapanahunan niya. Pero ayon din sa mga kwento na ang pinanggalingan ng galit ni Commander Toothpick sa mga Moros ay dahil sa ginawa nito sa kanyang kapatid. Hindi sana mapagpatol ang grupo nila Toothpick noon nang dumating sila sa Mindanao, pero nang sila'y nanirahan na ay nagalit ang mga Moros sa kanila. Binungkal daw at tinaniman ng lahi ni Toothpick ang lupa at naging progresibo, kung kaya't gusto na nilang bawiin ito. May kasunduan naman daw ang grupo nila Toothpick at ang dating presidenteng si Marcos, kaya sila nanirahan sa parting iyon sa Upe. Subalit, nagmatigas sa mga Moros at ang pinagdiskitahan ay ang kapatid na babae ni Toothpick. Dito na nagumpisa ang alab ng galit ng mga ilaga. Hindi sila papayag na abusuhin ang kanilang pamilya. Hindi na mabilang ang mga Moros na dumaan sa kamay ng mga ilaga. At dito sila nakilala at kinakatakutan. Ginamit man sila ng PC noong unang panahon ay naging instrumento naman sila para may pagtanggol ang mga naapi. Sa umpisa, tinutugis din sila ng mga sundalo. Subalit, noong nalaman ng presidente na ang kanilang dinadali ay ang mga rebelding Moro, ay napagpasyahan ang ipagsanib sila sa militar. Noong panahon ni Marcos ay katuwang talaga sila ng Philippine Constabulary. Pero kahit bago pa man sila naging kasama ng mga taga-gobyerno, ay mayroon na talaga silang ginawang mga panunodas. At isa na rito ay ang sa lugar ng Manila, kung saan sila talaga ay nakilala. Tinudas nila ang mga grupo ng Muslim na sibilyan, mga kababaihan, bata, pati na matatanda sa loob ng moske. Hindi naman ito pinasinungalingan ni Commander Ligaya ang mga kwento tungkol dito. Totoo naman talaga daw dahil ang kanilang mga panunodas noon ay nangyayari lamang sa mga mapang-abusong mga Moros na umaapi din sa kanila. Natatandaan pa rin naman ni Commander Ligaya ang mga panahon noong hinahabol pa sila ng mga rebelde. 16 na taong gulang pa lamang siya noon nang sumama siya sa pagtugis sa mga miyembro ng MN. Hindi naman siya tumigil sa pagtugis sa grupong ito, pero hindi na rin daw kagaya ng dati. Napakatagal na panahon silang namundok at nagtago dahil umabot sa puntong sila na ang tinutugis ng dati nilang kakamping mga sundalo. Lalo na noong namatay ang kanyang kapatid na si Commander Toothpick, hindi raw nakatulong sa kanilang sitwasyon ng mga aktibidad ng mga dating miyembro ng ilaga. Pinagpipilitan ni Commander Ligaya na ang tunay na ilaga ay may disiplina dahil ang gabay nila ay ang Diyos at ang mga salita nito. Ang mga ilaga ay mga Kristiyano at base sa sinabi ni Commander Ligaya ay siya na lamang ang natitira sa orihinal nilang grupo. Dahil namatay na ang iba at ang naiwan ay hindi na sumusunod sa itinuturo sa kanila, matagal nang nananahimik ang grupong ilaga. Pero biglang umugong ang pangalan ng grupo noong 2008 dahil kay Norberto Manero. Ito ang isa sa mga commander ng ilaga na may mga napakaraming kaso. Nang tinanong naman si Commander Ligaya kung bakit umano sila kumakain ng parte ng tao, ay sinagot niya naman itong hindi sila aswang. Hindi raw totoong kumakain sila ng tao.
Pero totoo raw na may pagkakataon na pinuputol nila ang tenga ng kanilang mga kalaban at isinusuot o nilalagay nila sa kanilang damit. At ang bigla ang pagkabuhay ng pangalang Ilaga, hindi niya iyon pinag-utos. Noong pinag-utos na ibaba nila ang kanilang armas noong 1996, ay nakinig sila at sinikap na mamuhay bilang normal na mamamayan. Subalit para sa babaeng commander, ang nag-utos na gamitin ang pangalan ng grupong kinakakatakutan ng mga Moros ay nasa gobyerno lang. Hindi naman siya nagbigay ng pangalan kung sinong opisyal ng gobyerno ang nasa likod nito. Sa parte ng MI, ang Vice Governor ng North Cotabato noon na si Manny Piñol ang itinuturo nilang tumawag sa mga Ilaga. Base sa inilabas na salaysay ng Chief Peace Negotiator na si Mohager Iqbal, kaya lamang daw lumabas ang mga Ilaga ay sa kadahilanan na may basbas ito ng gobyerno. Maliban kay Manero, may isa pang grupo na lumabas at nagpakilalang sila ang bagong Ilaga. At tinawag nila ang kanilang grupo na Reform Ilaga Movement. Nagbigay pa sila ng warning sa grupong MI na kung magpatuloy pa daw ang pandadali nito sa mga Kristiyanong sibilyan, ay 10 Morong rebelde ang dadalihin nila sa bawat isang sibilyan na namamatay. Kaya raw sila lumabas, sabi ng kanilang spokesperson na si Mike Santiago, ay dahil naghihirap na ang mga sibilyan at kailangan na silang tulungan. Subalit, gaya ng kay Manero, sinabi rin ni Commander Ligaya na wala silang ibinigay na hudyat sa grupong nagpakilalang Ilaga. Hindi niya sila mga kasama at hindi sila kasapi sa totoong grupo ng Ilaga. Kahit pa sabihin nila na mayroon silang mga anting-anting kagaya ng mga commander noon na kinakakatakutan sa Mindanao. Kagaya ng ibang commander sa grupong Ilaga, si Ligaya rin daw ay may kanyang sariling mutya na siyang sumasalba sa kanya sa tuwing nangangailangan ito ng tulong. Kagaya na lang sa nangyari sa kanya noong nakuha siya ng mga rebelding Moros at inilagay sa sako. Alam niya na oras na lang ang hinihintay niya bago siya matodas. Pero bago pa nangyari ito, ay may nakilala siyang isang matanda na diumanoy. Nagbigay sa kanya ng mutya na hawak-hawak niya kahit saan man siya magpunta. Nasa lugar daw siya ng upi noon at kasalukuyang naghahanda ng makakain ng may namataan siyang matanda. Pinagtatabuyan ng ibang mamamayan sa lugar nila dahil sa napakabaho nito. Nang mapunta sa bahay niya ay inaya niya itong pumasok at pinakain niya raw ito. Kahit masangsang ang amoy ay hindi niya ininda, basta't ang inatupag niya ay ang mapakain ng kawawang matanda. Bit-bit raw ng matanda ang isang maruming bag na nakita niyang nakabukas habang kumakain ito. Nag-usyoso raw si Ligaya, tinanong ang matanda kung ano ang laman ng bag. Sumagot raw ang matanda na kung interesado siya ay ipapakita niya ito. Isang aklat ang inabot sa kanya at kanya rin namang binuklat ito. Subalit, hindi niya maintindihan kung anong nakasulat. Sinabi ng matanda na kung galing sa puso niya na gusto niyang maintindihan ay pagkakaloob niya ito. Pagkatanguraw ni Commander Ligaya ay may sinabi lang ang matanda sa kanya at parang isang mahika na naintindihan niya ang mga nakasulat na Latin sa aklat na bitbit nito. Bago raw umalis ang matanda ay nagbili nito sa kanya na kung nasa panahon siya ng kagipitan at kailangan niya ng tulong ay tawagin lamang siya. Habang nakabitin si Ligaya sa loob ng sako at kumakabog ang dibdib, ay milagrong naisip niya ang matanda. Nagmamakaawa raw siya na magpakita ito at tulungan siya. At yun na ngang nangyari. Kinaumagahan ay binuksan daw ang sakong kinalalagyan niya sa pag-aakala ng mga rebelde na siya pa ang nandun. Subalit, laking gulat nila nang makita ang wala ng buhay nilang kasama nang buksan nila ang sako. Ginbitay pa ako ya, sa subalit pa. Pero kaluoy sa Diyos, amo to rambanto ato na pagkakwana nakagawas naman ni ko, naguli kong balik ko Tabato kaya ginapabalik ako ni Kahilo. Hindi man kapanipaniwala ay nangako si Commander Ligaya na totoo ang nangyari at ang bertod na iniwan ng matanda sa kanya. Marahil ay totoo nga ito dahil napakarami na ding mga encounters na pinaulanan sila ng bala, pero heto pa rin siya at buhay na buhay. Kilala rin ang grupo nila na gumagawa ng mga anting-anting para sa depensa at pantaboy ng malas.
Subalit, dahil din sa kasikatan nila ay napakarami ding gumagamit ng kanilang mga pangalan, pero nanloloko lamang pala ang mga ito. Sa lahat ng nangyari sa buhay nila ay naniniwala siyang tinulungan pa rin sila ng gobyerno kaya habang buhay siyang nasa likod nito. Ang mga pag-atake noon ng grupo ni na Santiago na Reform Ilaga Movement ay ang naglagay sa usaping pangkapayapaan. Naiintindihan daw niya na ginamit ng gobyerno ang diplomasiya upang maiwasan ang pagdanak ng dugo at para matapos ang gulo na walang buhay na masasayang. Subalit, kung kakailanganin ang kanilang tulong ay hindi raw maaring hindi siya magbigay ng hudyat sa lahat ng mga miyembro ng Ilaga na nakakalat sa lahat ng parte ng mundo. Mapatotoo man o hindi ang pinanggagalingan ng kanilang mga kakayanan, ang importante ay ang intensyon nilang tumulong sa gobyerno upang malagay sa ayos ang kalagayan ng kapayapaan ng ating bansa. Ikaw, gusto mo bang maging miyembro ng Ilaga? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.